Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po ang pagpapatuloy ng kwento ni Menji. Dear Kuya E, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo Kuya E, sa mga tagapakinig at mga letter sender. Sobra akong nagpapasalamat Kuya E sa sobrang effort na ginagawa nyo sa bawat kwento na aming pinapadala sa iyo. Binibigyan mo ng buhay para lalong lumabas ang tunay na kulay at talagang masasabing may pagmamahal. Sana lalo pang tumaas ang subscriber mo Kuya E at marami pang mga letter sender ang magbahagi sa iyo ng iba't ibang karanasan sa buhay at kapupulutan ng aral. Ngayon Kuya E, ito na ang pagpapatuloy ng kwento ng aking buhay. Natapos na nga po Kuya E ang bakasyon at magpapasukan na naman, kaya dumating na si Romnick at si Rosmic sa bahay ng aking amo. Mag-college na si Rosmic at kami naman ni Romnick ay mag-fourth year high school. Naging maayos na nga po Kuya E ang aking buhay pag-ibig. Lagi lang kaming masaya ni Romnick kahit walang nakakaalam ng aming relasyon. Ang akala lang nila ay sobrang malapit lang kami sa isa't isa dahil sa labas, normal lang ang aming kilos. Walang kasuitan, wala makikitang bakas na kami ay may relasyon. At sa bahay naman, malapit lang din naman sa akin si Rosmic. Tinuring niya rin ako. Higit pa sa pagiging magkaibigan, kundi isang pamilya na talagang pinagpapasalamat ko. Dahil nagkaroon akong kambal na pamilya, sumapit na nga po ang pasukan at magkaklase pa rin kami ni Romnick. Masaya lang kaming pumapasok sa school kahit minsan nagseselos ako pag nakikita ko si Romnick na marami sa kaniyang lumalanding mga babae. Wala naman akong magawa dahil kahit kung ako man maging babae, magkakandara pa rin ako sa kanya. Sa gandang lalaki ba naman niya, walang aayaw. Hanggang minsan, napapansin ko na madalas sumasakit ang ulo ni Romnick dahil sa aming pagtutok sa pag-aaral kaya sabi ko sa kanya, huwag muna kaming masyado magpuyat sa pag-aaral dahil baka sa puyat yan kaya sumasakit ang ulo niya. Hanggang isang araw sinama siya ng kanyang mga tiyahin para magpatingin sa doktor dahil madalas na sumasakit ang ulo niya. Kaya ako naman sobrang nag-alala sa kanya. At nang mga makabalik na nga sila, tinanong ko sa kanya kung ano yung resulta. Ang sabi raw sa kanya, normal lang daw sumakit ang ulo kapag nagpupuyat. Yun lang daw ang dahilan kaya sumasakit ang ulo niya. Kaya simula noon Kuya E, hindi na kami nagpupuyat sa pag-aaral. Maaga na kaming natutulog at sa mga lumipas nga po na mga araw, napapansin ko na hindi na siya sinusumpong ng sakit ng ulo. Dahil siguro sa mga vitamins niyang iniinom at maagang pagtulog. Kahit minsan, busy kami, hindi pa rin naaalis ang paglalambing namin sa isa't isa, lalo na kapag walang ibang tao at kami lang dalawa sa bahay. Talagang masasabi kong mas mael pa siya sa pinakamael. Dahil lahat na ata ng posisyon ay nagawa namin. 69, 11, 4 at kung ano-ano pang posisyon na first time lang namin nagawa. Talaga naman nagiging masaya kami sa tuwing kaming dalawa lang ang nasa bahay. Lagi niya sa akin sinasabi na mahal niya ako at nagpapasalamat siya sa akin dahil nakilala niya ako at sinabi niya na ako rin ay nagpabago sa buhay niya. At sabi niya sa akin, kasama niya ako sa kanyang mga pangarap na pagkatapos daw kami ng pag-aaral, aaminin na niya sa kanyang pamilya na may relasyon kami at magsasama kaming dalawa. Ipaglalaban niya raw ang aming pag-iibigan kahit na anong mangyari. Ipinangako niya rin sa akin kahit anong mangyari, hindi na siya iibig pa sa iba dahil ako lang ay sapat na. Habang sinasabi niya yon Kuya E, hindi ko na mamalayan na tumutulo na pala ang aking mga luha. Dahil sa sobrang pagmamahal namin sa isa't isa at handa rin akong ipaglaban siya sa mga hahad lang sa aming relasyon. Kasama rin siya sa aking mga pangarap na makasama ko siya sa aking pagtanda.
Kaya sabi ko sa kanya, ipangako natin sa isa't isa na magtatapos tayo sa pag-aaral. Ano man ang mangyari at kapag nakapagtapos tayo, saka na natin na aminin sa ating mga pamilya na mahal natin ng isa't isa. Sumang-ayon naman si Romnick sa aming pinagkasunduan at patuloy ang aming masayang relasyon hanggang sumapit na ang aming pagtatapos ng high school. At sa araw ng aming graduation, ay pinauna na ako ni Romnick na pumunta sa school dahil tumawag ang kanyang mga tiyahin na hintayin sila at iahatid siya sa aming school. At bago umalis, pinabauna niya ako ng isang halik na mariin pero may pagmamahal at sinabi ko sa kanya na maghihintay ako. Ang sabi niya, oo, mahal, darating ako, ingat ka, I love you. Hanggang sa makarating na nga po ako sa school at magsisimula na ang aming graduation, wala pa rin si Romnick. Hanggang sa matapos ang aming graduation, hindi ko nakita si Romnick. Kaya sobra akong nag-alala at nalungkot dahil hindi siya nakarating. Kaya umuwi na agad ako kahit yung mga classmate namin ay inaaya nila ako dahil may handa raw sila. Pero sabi ko salamat, kailangan ko nang umuwi. Hanggang sa makarating na nga po ako sa bahay ng aking amo, at doon nakita ko ang mga kuya guard sa gate at pinapasok nila na managad nila ako. Sinabi sa akin na umalis na sina Romnick at Rosmic. Sinundo na sila ng kanyang tiyuhin na naninirahan sa Amerika. Bigla naman akong natigilan at biglang tumulo ang aking mga luha dahil hindi man lang nakapagpaalam sa akin ng ayos si Romnick. Kaya agad naman na pumasok ako sa loob ng bahay at dumiretso ko sa aking kwarto para tignan ang aking cellphone. Nang buksan ko ang aking cellphone, maraming missed calls at may message sa akin si Rosmic. Sabi sa akin, pasensya na raw at hindi na sila nakapagpaalam sa akin ng personal at sila ay umalis na papuntang US. Kaya umiyak na lang ako sa aking kama. Pinawagan ko Kuya E si Romnick pero hindi na siya matawagan, nakapatay ang cellphone. Ganon din si Rosmic. Kaya sobra akong nalungkot Kuya E dahil sa araw ng aking graduation ay mag-isa lang ako at hindi ko nakasama ang aking pinakamamahal. Sabi ko sa sarili ko noon baka magbabakasyon lang sila sa US. Kaya umaasa pa rin akong babalik sila dito sa Pilipinas. Hanggang sa sumapit na nga po ang pasukan, hindi sila umuwi. Oo Kuya E, hindi na nga sila bumalik at ako naman hindi na rin pinagpatuloy ng aking mga amo ang aking pag-aaral. Kaya sobra akong nalungkot. Maraming pumapasok sa isip. Bakit hindi na bumalik sila? Bakit hindi man lang nagpaalam? Bakit hindi man lang nag-message? Sobra akong nagtatampo Kuya E sa mga panahon na yon. Dahil lang nasisip ko iniwan ako ni Romnick. Hanggang sa sumapit ang 18th birthday ko, nakatanggap ako ng regalo galing sa aking mga amo. Sabi sa akin, bigay ni Romnick para sa aking birthday. Kaya binuksan ko agad Kuya E dahil umaasa akong may sulat sa akin. Pero wala akong natanggap na sulat galing kay Romnick. Isang bracelet lang ang nakapaloob sa isang kahon. Kahit ganun, sobrang saya ko pa rin Kuya E dahil sabi ko, hindi pa rin pala ako nakalimutan. At naalala niya pa ang aking kaarawan. Hanggang umaasa pa rin ako na babalik si Romnick at babalikan ako hanggang lumipas ang mga taon. Hindi na ako nakatanggap ng regalo o sulat galing kay Romnick at kahit message lang, wala na. Oo Kuya E, simula nung umalis sila wala akong natanggap na sulat or text na galing kay Romnick. Para silang bula na lang na biglang nawala. At sa tuwing na pag-iisa ako Kuya E, umiiyak ako. Lagi dahil naalala ko lahat ng masasaya naming pinagsamahan. Kaya napagdesisyonan ko na umalis na sa bahay at magtrabaho na lang ako sa Laguna. Kinausap ko ang aking ate na mag-a-apply ako ng trabaho sa Laguna dahil sinabihan ako ng aking mga classmates na naroon sila nagtatrabaho. At pinayagan naman ako Kuya E ng aking ate at ipinagpaalam niya rin ako sa aking mga amo at pumayag naman sila.
Kaya nagpasalamat ako sa kanila dahil pinag-aral nila ako at naging mabuti sila sa akin. Fast forward, Kuya E, nakapagtrabaho na nga ako sa Technopark at doon minsan kong nakalimutan si Romnick. Dahil naging busy ako sa aking pagtatrabaho at lahat ng aking sinasahod ay tinitipid ko at iniipon ko dahil bala kong mag-aral ulit. Hanggang sa matapos na ang aking kontrata na 2 taon at kalahati, umuwi na ako sa aming probinsya. At doon, nagtayo ako ng maliit na tindahan para kahit papaano may pinagkakakitaan pa rin. At nagpasama ako sa aking pamangkin sa kanilang school at nag-take ako ng entrance exam. Hanggang nakapag-aral nga po ako, Kuya E, pero hindi naging madali ang pinagdaanan ko. Dahil minsan, walang-wala ako. At yung tindahan ko, naisara na rin dahil talagang hindi sapat para sa aking pag-aaral. Kaya naisipan ko na habang nag-aaral ako ay magtitinda ako sa loob ng school. Hanggang napagtagumpayan ko, Kuya E, ang lahat ng aking paghihirap. Nakapagtapos ako ng kursong education noong 2018 at ang nanay ko ay napaiyak sa sobrang kasiyahan. At syempre ako rin sobra kong saya at naisip ko bigla si Romnick dahil natupad na ang isa sa aming pangarap na makapagtapos ako at sabi ko sa sarili ko, nasa na kaya siya? At ang nanay ko, sobra niya akong ipinagmamalaki dahil sa wakas ay may nakapagtapos na rin siyang anak. May nakapagtapos ng kapamilya. At noong November 2019, Kuya E, nakapasa ako sa Licensure Examination for Teacher o LET. At nang makapasa ako, nagturo ako sa private school sa aming probinsya hanggang dumating ang pagsubok na naman sa aking buhay. Dumating nga po ang pandemya at natigil ang operasyon ng school. Siyempre, wala rin kaming mga sahod. Kaya sobrang naghihirap na naman kami noon, as in zero balance. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa mahal ng Diyos at hindi kami pinabayaan. Kahit naghihirap kami, hindi naman kami dinapuan ng virus hanggang noong 2021 ay napag-isipan kong mag-online at maghanap ng trabaho. Nag-send ako ng resume ko sa lahat ng nakikita kong hiring. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng message sa aking email at may virtual interview ako. Hanggang sa matanggap nga po ako sa trabaho sa isang malaking law firm sa Makati. At kahit kasagsagan po noon ng COVID, pumiyahi ako sa papuntang Manila para magtrabaho. Tumuloy muna ako noon sa bahay ng aking ate. At sumapit na nga ang first day ko sa aking bagong trabaho. Excited ako dahil sa wakas, may trabaho na ulit ako. Dahil baguhan pa lang ako noon, pumapasok ako sa office lagi, Monday to Friday, para makapag-training at malaman ko ang mga gagawin. At yung mga matatagal na employees, sila ay naka-work from home. Kahit pumapasok ako araw-araw sa opisina, hindi ako tinapuan ng sakit at naging maayos ang aking pagtatrabaho. Hanggang sa mag-aanim na buwan na ako at na-regular na ako sa aking trabaho, hanggang sa medyo lumuwag na at nabawasan na ang nagkakaroon ng COVID kaya ang ibang mga empleyado ay pumapasok na rin sa opisina hanggang sa bigla na lang akong natulala sa aking nakita. Dahil nakita ko ang pamilyar sa aking isipan. Oo, Kuya E, nakita ko ang aking pinakahihintay. Dahil sa building na aking pinagtatrabahuan ay nandoon si Romnick o si Rosmick. Hindi ko masabi kung sino sa kanilang nakita ko dahil sobra talaga silang magkamuka. Pero ang mahalaga, nakabalik na sila sa Pinas kaya bigla akong nabuhayan ng loob. Dahil sa wakas, magkikita na rin kami at magiging malinaw na ang lahat ng katanungan sa aking isipan na matagal kong itinago sa aking sarili. Malalaman ko na rin kung dapat pa ba akong magpatuloy sa pagmamahal sa kanya o kaya tinatapos na niya. Hanggang dito na lang po muna, Kuya E. Maraming salamat. Ayun. Beat-in moment. Abangan po natin ang kasunod ng kwento ni Menji. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.